ito po ang isang clue, mga kaibigan. Hindi na po kailangan tayong lumayo. Sa tahid lang po, mga kaibigan, ayan o, yung tahid. Okay? Ang manok po na hybrid or magandang klaseng manok, usually po, maigsi lang po ang difference niyang prapto na yan at saka ang tahid. Pagkayan po, ginanyan niyo yung tahid, ayan o, sobra-sobra. Yung prapto niya o, mapapansin niyo, ayan o, kita niyo, makitid lang. Ayan, makitid. Yung mga manok, ito po, totoo ha, tamaan ang tatamaan dito pero wala tayong magagawa. Kasi po, kailangan po natin itama at turuan yung mga baguhan. Pag ang manok na medyo, akala mo maganda ang lahi, pongkan na pongkan, maganda tumayo, pero pag tinignan nyo po yung tahid niya, okay, yung kanyang tahid, okay, masyado na pong mataas ang tahid niya. Para sa akin po, mababa ang uri na siya ng manok. Pansinin nyo, mga kaibigan, yung mga native nyo na manok, yung mga kaber dyan sa palayan or dyan sa mga sa probinsya, pansinin nyo mga tahid dyan matataas. Okay? Isa po sa indication na ang manok natin ay good for fighting talaga or hybrid talaga siya is mababa po ang tahid. At isa pa po sa indikasyon na ang mababa ang tahid is a game rooster. Okay? Ito po, pakita ko sa inyo. Pero, tandaan nyo, in every rules, there's an exception. Ito po. Akin na yan. Akin na. Hindi. Bali tayo manok. Akin na. Ito po yung sinasabi na pongkan na pongkan. Ayan po. O, di ba? Ayan, mga kaibigan. Ito, iba na yung kulay nito. Light na talaga, di ba? Iba na yung kulay niya. Kasi po, ang dami talaga. Nakakaawa po, nakakaawa yung mga baguhan na masyadong bumibili ng manok dahil sa kulay. Tandaan niyo po, mga kaibigan, hindi po kulay ang magpapanalo sa atin. At hindi rin po kulay ang mag-i-indicate kung siya ay gwapong manok. The term gwapo, mga kaibigan, or mga tito, pag sinabi mo po kasing gwapo ang manok ko, okay? Dapat po, magmula tuka hanggang dulo ng kalingkingan, totoong gwapo yung manok mo. Yan po ang totoong gwapo. Hindi po yung nagagwapo-gwapuhan lang. Okay? At iba naman po ang usapan when it comes to winning percentage. Ibang pong usapan yan. Ngayon pong araw na to ay tatake lang muna natin yung pagiging quality ng isang manok. Hindi muna natin itatakil yung nananalo ba yung manok mo? Natatalo yung manok mo? Uulitin ko po, napakadaming kailangan nating i-consider para tayo ay manalo. Isa-isahin ko po. Number one, selection. Okay? Hindi lahat ng manok is suitable for game or for Philippine type of fighting. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, nagkondisyon. Hindi po lahat na nagkukondisyon ay tama or akma doon sa lalabanan niya. Marami po nagkakamali dyan. Number three, pointing. Napakadami pong bumabaldog dyan. Kahit kami, inaamin po namin hindi po namin ma-perfect ang pointing. Kasi nobody can perfect pointing. Kasi nga po, nabubuhay po tayo sa mundo. Ever-changing po ang environment. Tandaan nyo, ang manok nagre-react po yan sa environment. Maaring ngayon, natambahan mo kasi malamig. May binigay kang ganito, may ginigay mong tubig, binigay mong pagkain, maaaring natambahan mo. O this, let's say, take down notes ka. O, paano kung sa susunod na derby mo, hindi ganong malamig? O, humangin na naman. O, ano na naman ang gagawin mo? O, syempre, wala ka na naman idea. O, yun na naman susundin mo. Kaya po, nagkakaroon po ng minsan inconsistent. Yan po sa mundo ng pagpo-pointing. Okay, number 3 na yung pointing. Number 4, pagtatari. May mga manok, mga kaibigan, or mga tito ko, may mga manok po na hindi dapat tinatarian ng mahaba. Okay? Depende po yan sa klase ng manok. May mga manok po na dapat tinatarian maiksi lang. Okay? At ang panglima,
na sa tingin kong isa sa pinakamahalaga ay yung nagbibitaw. Dahil po, totoo po ito na minsan dahil po sa katangahan na nagbibitaw, yung manok na maayos ay natatalo. Okay? At minsan naman, kahit na hindi tama yung ginawa niya sa sobrang galing mag-assess or mag-compute ng kalaban yung nagbibitaw, na ipapanalo niya yung manok. Kaya po, lima po yan. Lima pong mahalagang bagay para tayo manalo sa sabong. Wala po dyan yung tinatawag na buenas. Okay? Kasi po yung buenas po, mahirap po yun. Kung nga tayo po ay aasa lamang sa buenas, malas, mahirap po yung ganun. Kung ganun po ang prinsipyo natin sa buhay, kung tayo po ay aasa lamang sa buenas at malas, eh siguro pinakamaganda wag na natin i-condition ng manok natin. Damputin na lang natin sila, ilaban natin, o bahala na si Batman. Yun ang pinakamaganda niyan. Bakit pa natin pagpapagudan yan? Kung tayo lamang ay aasa sa buenas. Tandaan nyo po, kung magagawa po natin ng tama yung limang binanggit ko kanina, meron po tayong 50% chance of winning. Tandaan nyo po, sa Rueda po, ang naglalaban po, dalawang manok. Dalawang maayos na manok. Okay? Yung isa may handler, yung isa may handler. Pag nagawa nila ng tama, parehas yun, they got 50% chance of winning. Okay? Pero I bet you, hindi po nila kayang i-perfectin ng 50%. Dahil meron at meron at meron at maraming meron na pagkakamali po dyan. Dahil nga po, tayo po ay tao lamang. Tandaan nyo po yan. Tayo po ay tao lamang na nagkakamali. Na maaring may nakakalimutan, maaring may nawawaglit. Okay? Pero kung mapapansin nyo yung mga consistent talaga sa labanan, yan yung mga taong hinahangaan ko. Kasi po yung consistent po sa labanan, yan po yung tinatawag na parang nakikipag-usap na sa manok. Sila po yun. Okay? Feel pa lang sa manok, itsura pa lang na manok, hipo pa lang, alam nila kung papalo o hindi. May mga ganyan pong tao. Kaya po may mga idol tayo. So, ayun po mga kaibigan, ha? Regarding uli dun sa ano, lumayo na tayo. Regarding dun sa hybrid, ano? Basta tandaan ninyo, ang hybrid or quality na manok, tandaan nyo, in any sense, maganda siya. Okay? In any proportion, maganda siyang manok. Maganda yung tayo, maganda yung balahibo, okay? Maganda yung ulo, maganda yung mata, maganda yung tuka, maganda yung binte, maganda ang kulay niya. Okay? So, yun po yung masasabi ko dyan. Regarding po dyan, sa mga, syempre, knowing na yung common naman po yun, yung pagkakayo, para hindi makabili ng mga bocha na manok, syempre, hindi dapat paling, hindi dapat tuwad. Okay? Hindi po dapat tuwad ang binibili nyo ng mga manok. O, ano po ba yung tuwad? Yung tuwad po, ito po yung katawan niya, ano po, yan po. Yung tuwad po, nakaganyan po siya. Halos magpantay siya, mag-level. Ang dapat po, mga 45 degrees yung dibdib niya. Okay, 45 degrees, yung buntot niya, 45 degrees yung tayo niya. Ano po ba ang konsepto? Bakit po kailangan na ang manok natin parang 45 degrees yung tayo? Kasi po, uulitin ko, aerodynamic dapat ang manok natin. Naglalaban po yan sa ere, sa lupa, okay? Ito po yan. Ito po ha, tingnan nyo lang po kung wala pong siyensya yung pinagsasabi ko dito ha. Binitawan nyo yung manok parehas. Let's say parehas. Okay? Isang tuwad. Pakihawakan mo na to. Pakimedyo ano ha. Time out muna to. Time out. Diyan. Time out lang to muna ha. Diyan lang muna yan ha. Ito po ha. Ha? Diyan lang muna. Diyan lang muna. So, isa pong tuwad. Okay? Isa pong maganda yung tayo. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan ha. Pag nagbanggaan po yan sa ere, yung na magandang tayo, iaangat na lang niya yung paa niya, papalo na siya. Naintindihan niyo po, yung pong tuwad, itataas pa niya yung katawan niya, saka niya ipapalo yung paa niya. Sa tingin niyo po, dahil po split seconds lang nagaganap na labanan, sino po ang lamang? Kaya po, merong yamado, merong dihado. Hindi po porkit na malaki ang parada niyo, pumaparada kayo ng 1 million, 1.1, eh, yamado ka na. Hindi po ganyan. Mapapansin niyo sa mga derby,
kahit meron isang big time dyan na lumaban, magugulat kayo. Isang magaling na local lang sa inyong lugar. Pero pagka kinasa, let's say, diferensya, kalahati, tatlong tao lang, larga. Tapos pag binibitawan na, minsan yamado pa yung sa wala. Minsan parehas. Parang sa akin lang ha, kung ako po, paparada ako ng 1 million. Let's say 1 million ha. At ang kalaban ko, ang parada niya ay 22. Kung ako lang ha, dapat pakainin ko yan ng 3. Pakainin ko ng 10-6 yan. Pero po, pag hindi ko pinakain ng 10-6 yan at nagparehas lang kami, medyo sampal po sa akin yan. Bakit? Kasi, ang laki na ng parada ko eh. Diba? Bakit papalikat sa akin to? In any way, lamang na ako. Kaya nga ako pumarada ng malaki kasi alam ko, lamang na lamang ako eh. Diba? So, yun po. Diyan po pumapasok yung tinatawag na quality tsaka hindi quality. Okay? Kasi nga po, meron po mga naglalaban ng manok na marami lang pera. Alam nila, manok lang yung manok. Hindi po kasi ganun yung mga tito. Ang manok po, in any way, marami po yan na branches, okay? Napaka broad po niyan. Kung pag-aaralan po natin talaga yung manok. Pero, uulitin ko sa inyo ha, marami pong bloodline. And different bloodline has a different characteristic na dapat po natin tandaan. Kung tayo po na mga baguhan o sa mga baguhan po dyan na gustong pumasok sa mundo ng pagbe-breeding, pagsasabong, whatsoever, naa-amaze kayo sa sabong, make sure you do your homework. Okay? May Google naman po, dati encyclopedia pa. Eh ngayon may Google na, may cellphone ka. Unti mo nga si ate, si Inday, may cellphone na. Diba? Meron ng, ano tawag doon, iOS, ano yung isa? Yung kalaban ng iOS, ano ba yun? Ha? Diba sa iPhone, iOS? Yung sa inyo, ano ba siya? Android. Ayun, may Android na. Okay? Yun yung program eh. So, marami na pong ganun, mga tito. So, sana mga tito ay nakapagbigay ako ng linaw sa inyo regarding dun sa hybrid or sa tinatawag nilang magandang klaseng manok dun sa mestizo na tinatawag nila na mestizo pero para sa akin po, mali. Yung term na mestizo po is mali po yan. Kasi nga po, when you breed one individual, let's say nga, sinample ko nga po kanina yung Kastila. Ibinred mo sa Pilipino, which is the Malay. Mostly Malay race. Pag pinag-breed mo yan, ang labas po niyan, hybrid yan, ang gagandang lalaki, ang gagandang babae. Diba? Ganun po yan. Pero ulitin ko. Sa bloodline po, may tinatawag na dominant at meron pong recessive. Nasa inyo na po yun kung ano po yung gusto ninyo. Okay? Kaya mapapansin ninyo, minsan ba't ang manok natin, ang ganda naman ng babae, ang ganda naman ng lalaki, isa pangit, isa maganda, pag pinag-breed natin, labas pangit pa rin. Kasi nga po, may mga bloodline po na dominance at may mga bloodline po na recessive. And isa na naman pong topic po yan para natin i-discuss sa susunod nating vlog. So ngayon po, ay diniscuss ko lamang po sa inyo yung regarding po sa hybrid or quality na manok o yung tinatawag nila Texas, yung tinatawag nila Texas at doon naman sa pangit, which is sinasabi lang mestizo or low quality. So para sa akin po mga tito, ang tama pong term is hybrid or walang quality, hindi po yung mestizo. Kasi nga po, ulitin ko, pinaliwanag ko ulit kanina, yung mestizo po, iba po yung usapan dyan. Okay? So, mga tito, huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Sana po mga tito ay nag-enjoy kayo. At sa susunod po na episode ng vlog ko na to ay bigyan nyo lamang ako ng mga gusto nyong ipatakel sa akin. So, ulitin ko po mga tito, pag tama ang kahig, pwede tayong dumalawang tuka at manood sa tatlong bagsak.